balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Laki na ng pag-asa natin. Sa? Dahil nag-press release na ang DTI. Oh, finally, in response to... Kahapon ano daw po, release DTI nila? Assured the public. Okay. Assured the public that it is proactive. Ano ibig sabihin niya? Kumikilos kami. Kumikilos kami. To address the challenges and uncertainties posed by the current economic global developments. Yan. Ano yung kanilang kilos? Yes. Ha? Yung assurance nila, ang kilos po nila eh monitoring. Monitoring the prices of commodities. Ayun pala. SRP. Proactive na pala SRP. Sa kanila yon. Ang big sabihin na monitoring sa Tagalog yan, eh tinitignan mo. Yun ang kanilang proactive. Eh. The response. Kilos na kami. Kumikilos na kami at minomonitor na namin ang prices. Yan. At hindi lang daw yan. Para daw masigurong reasonable ang presyo. Ha? Ang kanilang minomonitor ay basic necessities at saka prime commodities. Ay, hindi ba dapat hindi ba dapat upakan niyo yung mga profiteering sa trade dahil papel ng trade niyo yan, kasuhan niyo. Baka yun ang dapat na proactive diyan. Hulihin niyo yung mga nag-hoarding. Tapos i-encourage niyo magtayo ng mga ano to, yung refrigerated warehouses. Mga ganyan, logistics company. Hindi ko ba dapat yun ang proactive? Okay. Hindi monitoring lang. Kaya hindi kayo natatawag sa zone eh. Maski kapiraso lang, hindi kayo natatawag. Kasi nga, parang wala yun. Kasi yung monitoring prices should be on a daily basis. Hindi naman yan. Hindi naman yan para after zone na lang saka ka magmo-monitor. Ito, haba ng mga quote. Oh. Press release daw. The DTI promptly addresses unreasonable price increases and supply issues to stabilize essential commodity prices by monitoring. Expert sila sa monitoring. Kaka-monitor niyo dyan. Baka maduling na kayo. Minomonitor nila pati yung mga maling nangyayari and it just goes by them. Grabe yung gobbledygook dito eh. Collaborations with both the public and private sectors have enhanced the availability and distribution of BNPCs. Ano yung BNPCs? Yung bang... Basic, siguro, commodities. Yung bang, basic necessities yung, and prime commodities. Yung bang ano ninyo? Yung bang... PR agency ninyo is on the basis of ano, column inches. Mas mataas ang bayad pag mas mahaba. Mas mahaba. The number of press releases. Baka first standard. Pwede siguro. Nakaprint po ito and this is it. Ito yung ano, liquidation report. Ito daw yung mga proactive nila. Na-convene na ang National Price Coordinating Council. Na-convene. Ay, sorry. Yan ang mga... Grabe naman ang measures nito. Ang mga proactive measures na-convene na ang NPCC. At pinag-uusapan na raw po ang supply and demand. At inaasahan daw ng DTI magkakaroon na ng action plans. Yeah. Yan. Integrated approaches para daw po ma-stabilize ang food security. Importante yan. The best. Importante. Teka, meeting muna tayong tatlo. Yan. Masama ang ano eh, masama ang prices. Meeting tayong tatlo.
Tapos nagyayabang tayo sa presidente. Oh, Mr. President, nag-meeting na po kami. Anong naging plano nyo? Yun nga ho, pinag-meeting kami. Yun nga ho, nag-meeting kami. At mag-i-update namin yung ano, mga action plans. Yes. Ang na-decision na natin, kailangan namin ng action plans. Plan. Meron na ba kayo action plans? Sa susunod na meeting pa, pag-uusapan na natin. Yan yung mga meetings to produce other meetings eh. Pero eto, meron din daw silang another proactive. Proactive. Initiative ba? Oo, eto pare. Talaga seryoso na to. Okay. Sobrang galing nito. Galing ng move na to. Brilliant si move. Mm-hmm. Sumali raw ang DTI sa Kadiwa Caravan. Ayan. Ah, proactive na proactive talaga. Gumagalaw yan eh. Caravan eh. Hoy! So, kasi sabi ninyo, galaw-galaw naman kayo eh. Ha? Galaw-galaw naman. Oh, no, di sumali ng caravan. Di sumali sila. Diba? Laking bagay niyan. Yan daw mga pinagagawa ng DTI, it wants to provide the public with the access to quality basic necessities and ano, ayan pa, basic goods. Galing ha? Galing nito. Ay, nako. Chalex. Hindi naman si Chalex ang kinukote. Eh. Yung agency mismo. Okay. Okay. Another one. Ito pare. Ano? Ayan, ha? Ito yung dapat na magkasopas ang DA at saka ano. Okay. At magkasopas. Saka, oh, at saka DTI. Ano yan? Kasi ito yung 43 billion pesos na allotment ng itong budget season nito para sa iba-ibang programs ng DA. National Rice Program, National Corn Program, okay. National Livestock Program, uh-huh. National High Value Crops Development Promotion. Pagkain. Oh, food. Development yes. of Organic Agriculture and National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Okay. After this, siyempre titingnan natin kung anong nangyari from urban, the DA side. Okay. Okay. After that, DTI na. Oh, kasi, logistics and warehousing and everything. Pamunta na to eh. Ba't hindi ito... Trade na yan eh. Ba't hindi ito yung pinaglalagyan ninyo ng mga action plan, hindi yung... Monitoring muna po tsaka convening ng council ng price stabilization price coordination. Yung muna po tayo magsisimula. So wait, may mga programs pero baby steps lang wrong? Po. Baby steps lang muna kami. So it's monitoring before planning? Yes. I'm sorry. Important. Monitoring then threatening to plan. By convening the council. Grabe. 43 billion ito. For budget. Ito mga programs na ito. So, ay, nakalimutan nyo daw yung logo design pa. Meron ang DTI. Bagong logo. Diba? Kasama yun dun after monitoring yan. Ano ba kayo? Action plan yan, pare. Hmm. Proactive yan. Proactive. Okay. Ito, imomonitor lang ng DA ito. Okay, titignan natin kung ano, tumaas ba ang rice production, etc. and everything. Pagdating yan, o sige, tumaas. Ngayon, anong gagawin natin ngayon doon? Tumaas eh. Ayun na nga, paano? Saan dadalhin yan? Hindi ba yung cartelized, ano yan, saklaw ng trade yan? Kasi trade eh. Pag nagka-cartelize, ang namamanipulate ng market, trade po yan, trade issue yan. Hmm. Huwag niyo sasabihing minomonitor niya lang yan. Do something about it. Yung cartelization. Yung tungkol sa mga product standards. Price manipulation. Standards. So, si presidente na yung gumagalaw. Kasi sabi niya, pahuhuli niya yun, papaano niya yung mga hoarders and smugglers. Ganun lang si Ramon Concepcion noon. At least naririnig ko yung mga ganun sa kanya eh. Alis. Dito wala eh. Monitoring. Ano eh. Level up siya eh. Monitor. Level up na yun. Lupit mo, attorney. At least na sinasabi. Wow! Level up na kami. We have to monitor. At least na. Hindi na pwede to ha.
Sobra na yung mga yan. Mm-hmm. At least nang si Ramon Concepcion, sinasabi niya, oh, lemon yung mga binirin ninyong mga kotse. At iyayariin ko kayo. Maski walang nangyari, at least sinasabi niya. May product standard sila. May product standard siya. Oh. Mm-hmm. Tsaka kahit papano, binubuwag yung mga kartel-kartel. Mm-hmm. Hindi nga lang siya successful. Oh. Another press release po. Department of Foreign Affairs. Okay. Nagmamadali na raw sila. Siniguro nila, sinabi nila sa DOT, nagmamadali na sila na magkaroon ng electronic visa system. Para sa China and India. Mm-hmm. Nagmamadali na. Mm-hmm. Okay ho yun. Isang taon na kami nagmamadali. Okay ho yung meron ilang kayo. Ilang deadline na lumampas sa inyo. Okay ho yung meron kayo. Okay ho, nagmamadali kayo. Electronic visa system. Ang problema ay policy pa rin. Maski na ba electronic visa system yan, 100 per day pa rin ba? Kasi isang policy. Pero ano yan ha? Sino nagsabi na pwede silang mag-impose ng quota? May sila. Kailangan may policy. Hindi, basis. Ito yung paliwanag ng DFA. Kaya raw po ganyan lang, kakonti daw. Mm-hmm. Kasi merong long-standing policy ng face-to-face appearance for interviews ng visa applications. Sino? Kanina yan? Saan yan? Kahit na raw meron ka accredited travel agency, yun daw ang policy ng DFA. Ano yan? Yun, DFA policy ito. And it's policy. Is it limited to China and India or what? Walang sinabi po. Walang sinabi. Ayun, basta yan daw ang policy na. Nako pa. Ito po to weed out illegitimate tourists. Patay. Kasi daw po in the name of national security. Ito na nga ho. Eh ngayon ho, mag-electronic visa program kayo, project. Okay. Pero ganyan rushing pa rin. Na raw, rushing. Pero ganyan pa rin ang policy. It will not mean anything. Yung rushing. Hindi, yung ano. Electronic yung visa. Electronic visa. Wala eh. Hindi nila ina-address yung, ano, yung quota. Yun daw policy yung na yan, quota. Parin John. Informal. Eh. It's not even a formal quota. It's ha? An informal. It's an informal quota. Supposedly for administrative purposes. Oh. Kasi they cannot cope with more than 100 per day. Oh. What? So, pero hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, national security. Sinagot niya si Frasco. Paano naging na... Anyway. Patunayan niya na national security issue na... Do we have a national policy on that? Iyon na nga. Has the president identified a possible threat coming from here? What is the factual basis para sabihin nilang may threat dito? Para ma-waive daw yan. Yung requirement ng face-to-face... Mm. Kailangan ng endorsement ng... Ito, parang dami nito. Office of Consular Affairs. Nako. Mm-hmm. Visa officers at post. Mm-hmm. With the approval of... The Secretary. USEC for Civilian Security and Taas? Consular Affairs. Ang daming ano, requirements. Parang dinideny nyo na rin. Hindi yan waiver. Those are conditions to indicate that they're denying it. Yes. And pwede ka lang humingi ng permit dyan, ng mga endorsement na yan, kung meritorious ang case. At what ano yung standard, correct? Ito na, ito, actually, ang malaking problema kaagad dyan, yung tungkol dun sa ano eh, yung mismo, mayroong ganyan mga policy, halimbawa lang. Pagdating mo dun sa consulate, okay, yung kausap mo, yun din magdi-decision. Later, maski na ano pang policy yan. Yun ang magdi-decision eh. Eh, anong basis nila sa decision, parin Jonat? Pangit mo, ha? Ayaw. I don't like your face. I don't like your... Ganun eh. Totoo yan. Why don't you just... Pangit ka kasi. Diba? Why don't you just let us... How can you... Diba? Sinasabi natin, sinasabi pati ni Presidente, pumunta siya, nag-usap sila ni President Xi Jinping. Mm-hmm. Oh, ito, pwede natin gawin, etc. Tourism. Yan, palakihin natin yan. Tapos ganito, magiging formula mo, policy. Wala na yan. Kasi daw, maraming concern. Ay. Ang Kongreso sa napakadaming Chinese na nagpupunta sa Philippines. Okay. Okay. Ano daw? Aha, ulit.
Marami daw na lawmakers sa Kongreso alarmed, concerned. Na maraming Chinese na nagpupunta sa Pilipinas. Wow. You say that like it's a bad thing. Yes. What? Akala ko ba gusto natin ng turista? Ano ba itong mga ito? Kumbaga left hand, right hand. Illegal. Wow. Then that's what our law enforcers are for. That's an enforcement, an enforcement issue. Wow. So are these lawmakers saying na we should institute a policy to not accept anymore? Ano ba? Pagkatapos pumunta ng presidente natin, nag-state visit, nakakuha ng guarantee na so many tourists ang i-encourage ng China na pumunta dito, sila yung magsasabi na it's a security risk. Pero dininay niya na meron daw quota na 100 a day. Dininay yan? Tinanggal na raw yan. Oh, kasi dating ni Kota, tinanggal. Inamin tuloy nila. Ito yan. Ito sitwasyon. Dati pa yan eh. So, dati pa yan. Sinasabi mo 100. Tinanggal na namin yan. Tinanggal na namin. Tinanggal na namin 2 hours ago. tinanggal na namin yan. At ngayon, dahil magiging you have to go to the consulate para magkaroon kayo ng face-to-face na arrangement, 50 na lang aabutin niya. Kasi yung officer mismo sa consulate ang magsasabi na sa'yo eh. Ayoko nang nakasalamin. Para itong paliwanag niya eh. Okay. Alam niyo, Secretary Frasco, hindi po kuta yan. Okay. Yan po ang daily capacity limits. Mm-hmm. Nung ating consulate. Yun ang sinasabi ng DFA. Hindi kota. Mm-hmm. Kumbaga, hanggang doon lang ang kayang i-process ng ating consulate. Kaya magkakaroon ng e-visa. Walang ibig sabihin yung e-visa kasi face-to-face pa rin ang gusto nyo. Wala yan. Yan daw po kasi merong appointment system ng face-to-face interview. Tignan mo yan? Hindi naiintindihan ni Secretary Frasco to eh. Ang hirap sa iyo, sinasabi mong quota, capacity limit yan. Yeah. Okay. Hindi ba pwedeng kaya yung capacity limit pwede sadyain? Alamin ko, kung hindi kaya i-process siya, magdagdag ka ng tao. Mm. Anong pwede mong gawin? Marami ka pwedeng gawin eh, para masolusyonan yung capacity limit. Mm-hmm. At sinasabi, ba't hindi mo solusyonan yung capacity limit? Tsaka tanggalin mo yung face-to-face. What is the value of it? Face-to-face? Correct. National security po. Patay. Kasi yung mag-i-interview po, nakakabasa may face recognition sa kanya. Yung nababasa po ko ano ikaw yung advanced na yun natin. Ito, magiging illegal ka. Magiging illegal ka sa Pilipinas, hindi ka pwede. Nakukuha ba yan sa interview? Grabe ah. Talo pa. Kung hindi nila i-justify yan, that will be institutionalized racism. Yes, it has been institutionalized. So, umayos-ayos ang of all the agencies, sila yung hindi dapat nagkaganyan. Kagaya niya. Or not give us the impression of that. Oh. Alam mo, yung nga sinabi ko, that was 2 weeks ago sinabi ko, merong one and a half months na nandoon na sa consulate, yung application. Uh-huh. Ng dalawang technician, dahil ikakabit na nila yung elevator doon sa building. Okay. Eh yung elevator na yung binili sa China. Ayaw. Paano gagawin mo ngayon? Hindi makakabit. Isa lang yung technician eh. Sinabi na mismo nung developer, ito pong mga ito pupunta dyan sa Pilipinas sapagkat sila yung technician para magkabit ng elevator. So wala raw kuota. Mm-hmm. Yeah. Pero committed daw siya, nag-commit siya. Mm-hmm. Si Manalo to ah. Oh, kay Frasco, na yung post sa China, yung mga nagpo-process ng visa sa China, magpo-process sila between 50 and 250 visa applications every day. Okay. Yeah. Pero yung sa Shanghai daw po, ako may exception. Maloloko ko rito sa policy nitong DFA. Yung sa Shanghai daw po, kailangan sumunod doon sa number ng slots na available for interviews. Di bali wala yan sinasabi mo. Ano daw, uli?
Ang gulo ulit. Nangangako ako. Secretary Frasco. Committed, Frasco. 50 to 250 a day application. Per post, per post. Pero yung sa Shanghai, kailangan interview. Depende sa slots available. Depende sa slots available. Ano yung difference ng Shanghai at saka the rest of the... Atorne naman eh, ikaw naman. Slots available eh. Slots available, atorne naman. Ang hirap naman ang tanong mo eh. What are you talking about? What's the difference? Anak ng toko ang ano to, maka... Ano sa... Talaga yung ano ah, pinaginita ng Shanghai. Ah. Problem. Malaking problema tayo. At the same time, nag-approve na raw sila ng mga tour operators. Okay. Ayun. Ah. Mm-hmm. Eh, nag-approve na pala kayo ng tour operators. In China. Patay naman kayo. Baka yun na nga hinihintay. Mm-hmm. Yung mga tour operators. O kayong lahat ng tour operators, itong usapan natin dyan. Ayan. Diba? Ito ang akin lang dyan. Nag-approve ka ng tour operator. Pero... Approve na yan, pero kailangan i-process. Dati, iba yung approve, pare. Iba yung... Sa process. Pero dati, kaya tayo mataas ang tourism arrivals from China. May tourism. Merong, ano, nagbibigay ng visa ang DFA, pero pwede rin yung visa on arrival. Nawala yun. Nawala na yung visa on arrival. Ah, kasi national security daw. Hindi, ganito. National security kasi may EDCA. Wow. Ah, nag-abala pa kayo? Hindi, we can put two and two together. Ganito yan. Pero bakit kailangan travel agency pa? This is pa yan eh. That's red tape. At kailangan approve kayo. Accredited kayo ng DFA. Kapag kailangan bang DFA mag-accredit ng travel agency? Hindi, ganito na lang. Ganito na lang. You have an agreement with the Foreign Ministry of China and the Intelligence Group or Immigration Bureau of China. Sabi niyo ito, meron kaming gusto namin magkaroon ng 100,000 na Chinese tourists. Paano ba natin gagawin ang workout na yan? Para itong mga ito hindi magiging national security issue. Yeah. Diba? Kasi, parang China, kayang-kaya nilang pa... At tingin mo ba kailangan pampadaanin sa tourist? Diba? Talaga may gustong kung gawin may gustong niya. Gagawin kaya nga eh. Arak ng wedding talaga. Bukas nga yung backdoor. Kaya-kaya nila magpapasok dito ng kung sino-sino. Ano ba yan? At excellent daw po ang track record ng DFA sa pag-approve ng mga tourists. Ng mga visitors. Travel tour operators. Tour operators. Turista po kailangan eh, boss. Hindi naman tour operator. Hindi, tsaka if you are ano, basta raw maayos ang dokumento niyo mga tour operators na yan. Kung ako sa kanila, accredited ganito na lang. Ay, nako. Since you are already working with tour operators, di sila na rin ang may bahala. Magdadala ka ng 100, yung 100 na yan, uuwi ah. Okay. Di yan, ikaw bahala. Pag meron dyan, pag may hindi naka-uwi dyan, tsaka i-report mo. I-report mo. Mm-hmm. Pagkatapos ng tour nila, report mo. Mm-hmm. Yung total, ganun na rin lang pala arrangement mo eh. Mm-hmm. Bakit ka pa kailangan? Nag-abalap. Nahalata tuloy sila. Ang dami butas ng policy niyo. Grabe. Grabe. And it's not even a formal policy. Sila lang. Gawa-gawa nila. Administrative lang talaga. Yes. And yet, ang policy sa ng presidente, Tourist. Yeah, nga eh. Left hand and right hand. I don't understand that. The plus, ano, malinaw that ang nag-execute ng tourism, itong DOT, parang pinapalabas pa ng DFA na nagko-concede sila to the DOT na, sige, pagbibigyan namin, ganito. Pero wala naman pala. Pero, they're defeating it. What hair is the point hindi in hindi raw quota yan, kundi yan ang limit lang ng capacity. Patay. Aminin nyo na lang kasi na gusto ninyo yung mga kano. Aminin nyo na lang. Magkaano na lang. Magkaliwanagan na lang tayo. Mga puti ang gusto nyo. Sabihin nyo na lang kasi may EDCA. Ayun, maintindihan pa namin eh. Bilis lang yan. Nagkukunwari pa kayo eh. Nag-ano pa eh. Wag na lang. Alam naman namin.
Ikaw na, masyado ka namang prankator. Masyado ka namang... Ay, sorry, akala ko nasa Constitution yung transparency. Pasensya na. Masyado ka namang prankator. Kung hindi nyo kayang ganun ang sasabihin nyo, bulungan nyo na lang si Secretary. Trasko, ma'am, please lang. Edka tayo eh. Huwag nyo na kaming uratin. Kasi nahihirapan kami. Mag-justify. Tsaka hindi naman kami kaaway nyo eh. Si Paul Soriano eh. Hindi na kami awayin. Boy, by the way, merong ano, may headline ngayon lumabas. One of the papers. Sarapler. Love, comma, Pilipinas. Ha? Ah, iba na yan. Iba? Love. Yung Pilipinas nanalo eh. Di ba? Love, comma, Pilipinas. Ah, hindi Rappler. Diba? Kala ko yung chismis ang pinag-uusan. Yan nanalong football team. Ayan! Nakaano din. Yung Oy, on leave daw si ano, nabanggit ko si Secretary Paul Soriano. On leave. Parang si ano. 2 weeks. Si Toots Oplay, on leave din. Yes. So wait. Bago kay, kay Sec Toots kasi naman, no? Dalawang kapatid. In a matter of days? 5 days apart. Oh my God. Both from emotionally, ang hirap. Alam mo, ako hindi ko pa siya nararamdaman dahil wala pa akong salamat sa Diyos, wala pang namamatay sa aming magkakapatid. Pero may pinsan ako, namatay na yung asawa niya, tapos namatayan siya ng kapatid. Sabi niya, alam mo, hindi ko na-realize, sabi ng pinsan, mas masakit pala yung namatay yung kapatid mo kaysa namatay yung asawa mo. Kasi, mas masakit daw. Sabi niya? Sabi niya. Sino pinsan mo na ito? Si. Pero patay niya yung asawa niya. Okay lang. Nauna pang namatay. Sabi kayo. Mas masakit daw na namatay yung kapatid. More on the chismats. More on the later. Pagbalik ng karambola. Ang oras natin, 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa Himpilan, Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, ako po si Twixie Cruz Angeles. Bago natin ipagpatuloy, nakikiramay po kami sa pamilya ni Mr. Willie Nepomuceno. At in-announce sa Facebook page niya ng kanyang pamilya. Ilan taon na ba si Willie? 75. Uy, may edad. Hindi ko pa po nakikita yung kasi cost. Kasi edad ni Danny Javier, namatay din si Danny na 75. Bata pa si yun. Si Boss Danny. Sa ngayon standards. Ngayon daw, you're old when you reach 80. Really? Yeah, you're old when you reach 80. Kasi yung mga sakit ngayon ng old people, hindi na nakikita at age 70s. 80 na. Sa 80 na nakikita. Okay. Sama na rin natin. Tumaas na ang life expectancy. Semi-good news yan, di ba? Tumataas ang life expectancy. Iano natin na, we just want to reiterate our condolences also to the Cruz family, kay Jovi. Jose Vicente Cruz Jr. Anak ni Ambassador JB. Yes. Ano rin yan? Si JB po, JB Cruz na sinasabi ni Parin Jonat, isang batikang kolumnista yan. And our ambassador to Iraq. Naging ambassador. To Iraq. Kasi dati maraming newsman kinukuha sa DFA. Yes. Para makontrol yung influx ng Chinese. Ano daw? at saka ano yan? Naging easy. Anong pangalan? Ano rin yan, parang sina Toots din yan, Oplay family. Nagkasunod. Kasi yung kanyang kapatid din, si Candy, namatay. And then a week after or 2 weeks after, Joby naman. Ang lungkot naman. Medyo mabigat. Mabigat na. So nakikiramay kami. Ngayon, nakikiramay Cruz. Nakikiramay din ho kami. Pero kami po ay nagpapasalamat. Di ba nag-London din si JB Cruz? Yes, Ambassador to the Court of St. James. Oh, that's number one. Dito sa Pilipinas kasi, usually ang number one pagka-ambassador ka to the U.S. Sa U.S., number one ka kung ambassador ka to the Court of St. James. And most countries that are aligned with the U.S. Pag-ambassador ka sa China, problema ka dahil may quota na. Ewan ko, pero sina Sir, ano naman? Okay. Si ano nga, Flor Cruz ba? Si Jimmy. Jimmy Flor Cruz. Before him, si Abba Chito.
Newsman yan, si Jimmy Flo Cruz. Oh, yes. Nag-Newsweek ba? CNN. Oh, pero itong mga to, experts on China. They're really experts. Yes. Ano, tagal nila dito sa China. Doon sila, ano. At saka senior yung mga pumupunta doon, ha? Ambassador Abbott. Fortunato Abbott. Ano yan? General. General. Magpapasalamat kami bago tayo magpatuloy. Mm-hmm. Dito, kay Ann Dumalyang at saka yung Masumi family. Ito. Yun, no? Ang tindi. Uy! Ang ganda ng kanilang gusto ko yung bayong. Kinadalang kami ng bayong lamang. May we share with you the humble harvest from the Masumi forests. Uy, maraming salamat. Thank you. And congratulations. You keep doing such a good job. Kaya kayo napapag-initan. Kayo napag-initan, totoo. Ang galing-galing nyo kasi masyado ninyong ginagalingan. So, dito sa ano naman. And also, congratulations sa Sir Gando Sasso. Ay, another. Heading for PhD candidate. PhD. Wala. Small time to si Sas. PhD candidate. Masyado mo namang ginagalingan, Sas. Ginawa mo lang sa mga stock photos. Ginagalingan mo ata. Ginawa mo lang sa stock photos yung mga... Kinaalala ko tuloy si parang Jojo . Parang ginagalingan mo ata . Pag naglalaro kami ng gol. Makayang ngayon. Wala kang pakisama, diba? Ginagalingan mo . Yung, baka yung iyong PhD paper, istakan mo lang yan. Ay, nako. But ano congratulations, ha? May kuota ka na rin. Oh. Please be advised. Okay. Kawawa naman si Secretary Prasco, anak ng weteng BFA. Huwag niyo nang ganyan ninyan. Mag-ayos nga kayo. Sabihin niyo na lang. Dumating na nung Sona. Dumating na Sona. Yes. Si yes. Secretary Prasco. Yes, yes. So, akala kong aayaw yung buon Cebu. Dahil? Chismax. Dahil? Kung. May condition naman. Ami kung. Kung. Pero nangyari yung kung. So dumating sila. Nangyari yung. Yung sinabi mo earlier, na nakalive si... Si Toots. Si Sec Toots. She's on wellness leave. So, si... Ano bang... Secretary Paul. Si Sec Paul. Teka, ang consultant awesome. Ba kailangan mag-leave? Yeah. Magpapaalam ka lang . Pero kasi ang consultancy status means client mo yung government. So it's a professional relationship, not an employer-employee relationship. I see. So kailangan liwanagin 'yon. Because kung tatawagin sa iyo SEC, they ibig sabihin you are organic, you are in the government and that's not a part-time job. So, kailangan mo mag-leave. Correct. So, kailangan i-clarify yung status. Kung ang press secretary ang nag-a-announce na on leave ka, ibig sabihin, organic ka. Okay. So, you will have to clarify that if you're taking on private projects. Hindi, baka iba naman yung, hindi ganun yung purpose ng announcement. It's to please one group, something like that. Political na yun. Political. Pero, kung hindi naman niya ginagamit yung secretary, then we can assume na consultant siya. And therefore, compliant sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. Kailangan na yun. Kailangan siguro liwanagin at a later date pag hindi na mainit yung political considerations dyan. Pero hanggang ngayon, wala pa tuloy tourism campaign. Mm-hmm. May nagsasabi rito, bakit ba puro tourism tayo? Marami daw pressing issues. Well, ang tourism po kasi, sinabi ng presidente, dyan tayo kukuha ng dollars. Yan at saka yung mining. Mm-hmm. Kukuha tayo ng dollars. Kasi po, yung BBM, whether we like it or not, yung build better more, malaki po ang important component niyan. Okay. Kapag ang economy, ganyan, gustong mag-modernize, by definition nga, developing tayo. So wala pa tayo yung mga gamit-gamit na pwede natin gamitin para mag-modernize ang economy. Okay. Therefore, magiging import heavy. Okay. Kapag meron kang ganyang infrastructure movement,
nakita na yan ang nangyari sa ibang bayan, Korea, Taiwan, yung mga sinasabi nilang newly industrialized noon, Malaysia. Lumakas po ang importation because of their drive to modernize. Sa lahat nangyayari yan. Saan kayo kukuha ng perang pambabayad ng imports na yan? Ang strategy ng BBM po ay tourism at saka mining. Okay? Kaya namin, inaatupag yung tourism dahil yaan, walang puhunan. 100% value added. Kasi pagdating dito nung tourism, di ba? Lahat ng gagastusin nun, kita na natin yun. Yeah, pure. Di na natin kita, kailangan bumili ng raw material. Correct. Pinaliwanag ko lang ho kung bakit merong pinag-usapin naman tourism. Saka napakalaki ng ano niyan, ng impact niyan sa job generation, lahat, etc. Yes. Sobro-sobro yan. Driver ng ano yan, driver millions ng job generation. Nakakatulong yan sa dollar reserves. Pati yung ating mga small and medium scale industries, makaka-abante sila dyan pag nagkaroon ng maayos na tourism. So, be assured po, pinag-iisipan din namin kung ano ang aming pag-uusapan dito. Let's just put it at that. Yes, in that. Hindi kami halabira. May rhyme and reason kung bakit namin pinag-uusapan ng isang topic. At saka kung bakit namin palaging tinidiktik yung iba. Kasi yes, napaka-importante pong paliwanagan sila o kaya diktikin sila. Kasi parang natutulog ka. Kaya iba ang direksyon nila eh. May kota ka, halimbawa. Iba dinidireksyon mo. Imbis na pag-usapan mo yung tungkol sa logistics at ano, ay monitoring ka ng SRP. Kundining. Eh, hindi tama yun. Halimbawa, pinupuna natin kung bakit wala yung mining dun sa zona. Yan. Di ba? Alapot bakit niya. Ano, bakit nga ba wala? Kasi science-based na raw. And therefore, equates to let's not do anything. Ano sa akin kasi, importante yan eh. Isa sa mga cornerstones ni Pangulo yan. He laid emphasis on that in Zona 1. Yes. At saka, isa pa yan, low-hanging fruit yan. Andyan na yan. We, all we have to do. And it's just policy. That's all you have to do. Ang tourism, we have to develop the market. Yes. Okay. Ang mining po, nandyan yung merkado, pinag-aagawan pa nga yung ating produkto. We just want to increase the value added. Yeah. Hindi po puro lupa lang yung ating ine-export. Gusto natin ma-process yung minerals. At tingnan nyo yung effect. More jobs. More income. Mas high value yung i-export government natin. Government revenue. Oh, bakit natin ibibigay yung revenue na yun, yung jobs na yun, sa ibang bansa? Pwede naman dito. And hindi na ganun ka rocket science yung technology. Extraction lang, kaya na natin yun. Processing, kaya na. Nagtayo na nga si Marcos ng pasar eh. Yun na nga at eh. At that time. Tapos yung nonok nickel. Wala, pinabayaan yun. Nonok nickel. Isa pang pwedeng kalabitin. Yung coconut industry natin. Ay, nako. Matagal na naman nakadevelop yan. Kaya nga, again, andyan na yan. Kailangan lang natin bigyan ng nararapat na pansin. Doon sa kamusta naman ang undersecretary nila, natin. Pinag-referensyon nila yung coconut development industry plan. Pinag-referensyon nila yung mga ahensyang in charge. Di wala. Kasi, wala ka na. There's no consolidator. At saka kung nasaan na yung mga assets na yan. Pero this is another area where we can get local investors. We don't need to get investors from abroad. We can even downscale. Kasi yung refinery niyan, may tech na tayo. It doesn't have to be large scale. Pwedeng small scale, just ilang farms, ilang hectares. Pero dadamihan natin and put the power back in the hands of the coconut farmers. Again, we don't have to reinvent anything. Policy lang yan. Pen and paper lang. Ang gagastusin natin dyan. Saka konting action. Ang hirap po namang ang action mo nanggagaling sa paglabas ng press release eh. Na mas, uy, accomplishment yan. Yan ang pinaka-action na mas matinding ginagawa ninyo doon. Para doon sa mga deadwood, accomplishment yun. Diba? Measured nga in column inches though. So, in the evening, when you're examining your Your conscience. Or your conscience. If any.
Oh, so your day na lang. Sige. Sabi niya din. Ano bang ginawa ko ngayon? Uy, nakapag-press release ako. Ayan. Nakadalawang press release ako. Uy, over and so above. Fulfilled. I feel so accomplished today. Dun sa kanyang checklist, puro lumabas press release. Pa. At nag-release ako at lumabas pa. Ayun, yeah. Di ba? Thank God. Nagpapasalamat ako sa aking PR team for going above and beyond the call of duty. 2 press releases today. O kahapon ho, ang ito press release naman ng DICT. Okay. Kahapon ang deadline ng SIM registration. Yes. Okay, kahapon. Mahigit sa 100,000,000 din para ang nag-register. Okay. So, ibig sabihin ho niyan, 63% ng lahat na SIM card e rehistrado. Good. So, ngayon, after starting today, kapag hindi registered ang SIM card mo, papatayin po yan. Mm-hmm. Okay? Papatayin niyang SIM card mo, hindi mo na pwedeng gamitin. Mm-hmm. Pwede mo lang gamitin yan kung gusto mong mag-reactivate, pero napakahirap gawin nun. Talaga matagal ang reactivation. Ilang days. Wala pa tayong ano. Pero yun, hassle eh. Hassle yung magpapareactivate ka. So, reactivation, mag-a-apply ka for reactivation. Tapos yun, i-verify mo pa rin yung ano mo, yung SIM card mo. So, pinahirapan mo lang sarili mo. Meron na raw na aresto ang DICT na mga grupo nagbebenta ng SIM cards. Registered SIM cards. Ano? At binebenta nila yung cards na yan. Uy. Nasa na naman tala sila during the period. Sa mga criminal organizations po yan and scamming. Arestado yung mga grupo nila yan. Nagbebenta ng yan yung pre-registered. Yung phishing na yung mga bank books. Scam, yung scam. Batas po yan, ha? Mm-hmm. If you don't follow the Registration Act, patay ka na. You're violating the law, pwede ka ikulong. Okay. Mm-hmm. So ngayon, pwede na natin i-report. Pwede naman kahit noon. I-report yung mga spam, yung mga phishing attempts dun sa atin, and so on. Yung mga number nila, i-register nyo. Pero huwag nyo gagamitin. Huwag kayo sasagot. May makikitang number doon na merong phishing. Ilista niyo yung number, tapos i-report. Huwag niyong papatulan yun. oras na pinatulan niya yan, tapos na. Sabi po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, yung phishing po, yung scam. Tatawagan ka kunwari o magpapadala sa iyo ng text. Ganito ka niya, no? Pag sumagot ka doon, patay ka na. Trap na yun, trap. Meron silang tinatawag na malware. Yung malware na yon kasabay yun nung kanilang pinadala sa'yo. Na kapag pinindot mo yon at sumagot ka, pasok na yun at hahanapin na yung mga minudensya dun sa telephone. Pati mga contact mo lahat, etc. Mapapahamak lahat yun. Ang tawag dyan yung one call scam. Ang laki-laki ng marami-rami na. Ako, may mga kaibigan ako, ang dami nakuha sa kanila. Na-raid yung kanyang bank account. Nakakainis itong mga scammers na to kasi patungo tayo sa cashless. Ang hirap tuloy magtiwala. Doon sa sistema. Kasi, ng cashless, A lot of the banking is done online. A lot of, Kaya nga sinasabi natin na mayroon insiders eh. May mga insiders yan eh. Paano nalaman na mayroong account sa banko? The banks paano also nilang napili yung mga taong may account doon? Paano nangyari yun? Kasi kung halabiral lang yan, hindi ang baba ng iyong percentage. Wala. Ito pero meron silang info. Targeted eh. Dapat ang banko mag-imbestiga rin. Yes. Bahala ka kung ikaw eh. Kung ikaw ang nadali na scam, sorry na sabi lang, sa banko, kasalanan mo eh. Isipin mo yung may kasalanan din kayo. Paano nalaman na may account ako sa inyo? Kaya ako, yung bangko na yun, gusto ko na umalis dun. Nawala man lang pagtingin. Ingat, parating mag-verify dun sa mga text sa inyo. And then report.
Kasi hindi natin matatanggal lahat ng mga yan kung hindi nyo i-re-report. So, maraming gagawa at gagawa ng ganyan. Mm-hmm. Sigurado na yun. Oh, mag-ingat din if it's too good to be true. At saka pagka yung humihingi ng mga personal information, nagpapa-verify ng passwords ninyo and so on. And it's not just sa banking ha, pati dun sa social media accounts ninyo, yes. Mag-iingat kayo dyan. So they will ask, kasi may two-step verification, merong magpapadala ng text, minsan bigla kang papadala ng text, hindi mo naman pinapalitan yung password mo. So, grabe daw imagination. You won the Spanish lottery. Next. Please input your personal details. That you never even joined. Diba? Your loan has been approved. Hindi naman ako nangungutang. Totoong may insider, yung na huling Pinoy dito sa Japan, staff ng network provider. Oh, wow. May nahuling Pinoy sa Japan? Oh, wow. Staff daw ng network. How embarrassing. So, kailangan din daw mamonitor ang mga bangko. Yan po, reaction ng mga nanonood. Pinoy yung nahuli? Sa Japan. Japan. O, wala bang aangal dyan ng citizenship niya? Huh? Wala bang aangal dyan? Di naman Pinoy yan eh. Baka ano? Di ba? Amerikano yan. Yan. Niintay lang ako. Kasi dun sa ano, sa panalo, maangal. Natali na raw yung tatay niya rito. O, lastik lang. Ayun. So, ingat-ingat pa rin. The SIM card registration is step one. Saan daw i-report, sabi ni Christopher? NTC or DICT. Yes. Sa, ano, meron sila rin, sa, pag cyber crimes, meron cyber crimes na unit, ha, ang DICT. Mm. But in general, NTC. Pinoy daw yung staff, taga Docomo. Yung Docomo po, yan yung pinakamalaking wireless or mobile. Sa Japan. Sa Japan. Sa Japan, yes. Ano yan eh, subsidiary ng Nippon. NTT. NTT. Ay, naka. Pinoy. Nayari. Ingat-ingat ang lahat. Grabe ah. Oo. It happens everywhere. Kaya ano yan eh. Well, dito sa atin ang nag-i-scam, mga foreigners din. Oo, Nigerian, mga et cetera. Magagaling sila sa ganun. Nigerian Prince accounts. Ay, naku. Okay. At tinanggap na raw po ng presidente itong courtesy resignations ng 18 opisyalis ng NPC na connected sa drugs. Saan doon? 18, PNP. PNP. Yung nag-courtesy resignation. Tatlong generals at pero 15 kernels. Pero ako, I expect lawsuits. Yes, I expect really? Lawsuits. Yes. Kasi hindi naman voluntary yung ibang resignations dyan. Subject to certain at saka sinabi nila yun. May compulsion. Brigadier General Remus Medina. Okay. At saka pinangalanan po ito ng PCO. Philippine Presidential Communication Secretary Cheloy. They announced the names. He identified the two generals as Brigadier General. Tapos in-announce nila Remus na Remus Medina and Randy Peralta. Under the suspicion na involved sila sa drugs. Or did they mention the word suspicion or dahil sa involvement sa droga? Kasi involvement sa droga. Hala. Grabe yan, ha? Hala, these are resignations na tinanggap. Pero sinasabi nila, tinanggap dahil sa droga. Involved sa droga. Yun they could have stopped at tinanggap yung resignation eh. Finish. That's it. Pinangalanan din suits, yung ibang kernels. Grabe yan, grabe yan. And to think that these people were the ones who really, ano yan eh, sinasabi ngayon dyan sa PNP, parang ano, revenge. Mm-hmm. Kasi they were the ones who implemented many of the ano initiatives ng under Duterte. Oh. Sila yung operations eh. Mm. Sila yung operations at that time. I mean, we don't discount ang the possibility. Si Ben Hart, sinabi po niya, accepted your resignation. Yes. Ang nagbigay ng pangalan pa siya, ay yung PCO. Kita nyo? Okay. They should have let Sec Ben Hart just handle this. After all, this was his operation. Okay. They accepted courtesy resignation spirit. Hindi kasi, even before that particular, there were already a number of issues. Tatamaan issuances. Na naman ang presidente niyan. There were already a number of issuances saying that they will be accepting because of participation in illegal drugs. Mga ganun eh. Mm-hmm.
Grabe, wag ano. Medyo mabigat yan. Oo. What about, nako? Get what, ready what for lawsuits. Lawsuits ang abutin natin. Lawsuits. And then, no. The libel will be the least of them. Ay, vile. Data privacy? Hindi naman pinublish dapat yung mga pangalan nila. Okay. Tapos sasabihin, i-coconnect mo with a crime? Classic libel. Yeah, grabe yun. Tsaka drugs. That's a criminal case, ha? Oh. And ano, droga? Ano yung future nila after this? Hindi ba this? Dapat kasuhan na lang? Kesa... Kung meron silang the problem is, kulang yung evidence. Wala silang preba. They don't have enough evidence for a criminal case. So normally, dahil wala kang ebidensya, the presumption, well, the presumption talaga, is wala silang kasalanan. So if they wanted them out of the way because reputation-wise, or maybe meron talagang ginagawa, investigation yung ano, was the answer to this. Ngayon, ang sinasabi nila is, inimbestigahan yung mga to, tinanggap yung resignations, which are contrary to opposing concepts. Yes. Nag-imbestiga ka, pero inaccept mo yung resignation. Hindi mo kinasuhan. Okay. So, ako, lawsuits, no matter what, kung merong kakasuhan dyan, it will save them from getting a libel suit. Mm. So, kakailanganin nilang kasuhan. Pero, case build-up yan, pa. Iyon na nga eh. So, kung hindi kaya sa case build-up, they should have just quietly accepted the resignation. Oh, wala na sinabi. Go. Imbestigahan nyo afterwards kung gusto ninyo. Eh, paano, bakit pa ako naging communication secretary kung hindi ko kayang eh? No, I think that this was not well thought out lang. Na for the possible effects. My problem is that the possible effects will hit the president. So, dapat hinihinay-hinay dun sa mga repercussions on this one. Ay, nako. May anay kayo sa loob kung ganyan. But why are you doing this to the president? Huwag naman kayong ganyan. Alam naman natin na maganda yung intention dito. We're trying to clean up the PNP. And not just the actual crimes being committed, but the image of the PNP. So yung ganito nga yung iniisip ko, Trixie, parang Jonah. Pagkatapos i-accept yung resignation, tapos na? Wala na? Yeah, it will happen because if... Wala na kaso, wala na lahat. Sisiraan na lang nila. Oo. Yun ang problema doon. If you don't have any kind of evidence. That's not how you, ano, sa akin hindi justice yan. Exactly. At saka, hindi yan. Okay, well, the president made it clear what his, ano, yes, his stand on these things are. Pag may kaso, kasuhan. Mm-hmm. But we're not going to make a big deal out of, we're hunting down criminals and all that. Hindi. We investigate and then we file the cases. Hindi yung, meron talagang mga hindi sumusunod, obvious ba? So, isa ito, we're not sure kung bakit ganito yung release ng PCO. Usually kasi, pag meron suspicion sa police force, ang gagawin, if he freeze her, aalisin siya doon sa position na ginagamit niya for his personal gains. Parang nangyari, ganyan ang ginagawa dyan. Ito ibang approach eh. Hindi, parang nangyari kakaiba kasi eh. Dito, nauna yun, mag-courtesy resignation kayo lahat bago nagkaroon ng ebidensya at lahat. And then, in order to promote na talaga may nangyari doon sa courtesy resignation, nag-accept sila. Pero walang ebidensya. Yun ang mahirap doon. Yun ang malaking problema dyan. O sabi, according to the PNP chief, orders for their relief from their present positions will be immediately issued. Correct yan. Tama yan. And the resigned officers will be assigned to the personnel holding and accounting unit. DPI Directorate for Personnel and Records Management to preclude them from exerting further influence in performing illegal activities. Itong term na personnel holding and accounting unit, the term holding actually means confined to barracks yan, quarters. Uh-huh. So they will be separated. Mas tama yung ano release ng PNP chief. Pero it still will raise the very real possibility. This does not negate the possibility of lawsuits yes, on both ends. Definitely. Ha? Sino ang kakasuhan? Kung sino yung nag-release ng statement. Personal case yun. Yes, isa it's yun, a criminal case. So. Isa yun. And then at the same time, yung tungkol sa appeal. Magkano yan? Siyempre. Asan ang evidence ninyo? Ba't nyo ako tinatangkal?
Plus, they will question the voluntariness of the resignation because a resignation has to be voluntary. Kasi kung wala ebidensya, pwedeng sabihin ng kabila, your word against mine. Eh, pinag-iinitan nyo lang ako kasi para matuloy ang inyong mga racket dyan eh. Yun ang revenge, yun sinasabi nga revenge to eh. Because these guys were the ones who implemented the drug war eh. So yung other side of the drug trade. Sila ngayon ang tumira. So maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Ang tabayanan, susunod na programa Run the Pilipinas with Mr. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. We'll see you. Oh! Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.